Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating love reading para sa mga fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonate, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa iyo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si fire sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang rules depende sa nangyayari sa iyo. So mga hindi pa nakaka-subscribe, hopefully mag-subscribe kayo sa ating channel. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, shares, lahat ng yan. Again, this is for fire sign, kapalaran sa pag-ibig, Aries, Leo, Sagittarius. Okay? So start na po natin ang reading for fire sign. Okay. Kunin natin yung main energy mo. For your main energy, we do have here the Five of Cups. What's with the Five of Cups? Fire sign, nalulungkot ka ngayon from this ending na nangyari. Maaaring may natapos na sitwasyon sa iyo at sa person na ito at ikinalulungkot mo ito. Nagbibigay ito ng sakit sa iyo. Maaaring ikaw ay ayaw mo na masaktan, ayaw mo na malungkot, pero wala ka naman choice kasi yan naman talaga yung nararamdaman mo. Kung pwede nga lang utusan ng puso, ay ginawa mo na yon. Kaya lang, hindi ito nakokontrol. Yeah, with the Knight of Cups, nakikita natin ikaw ay may minamahal na someone from the past, pero pakiramdam mo ay wala na itong person na ito. So, sobrang nalulungkot ka ngayon. Yung iba sa inyo, pwede may kinalaman ito sa ikaw ay namatayan, pero yung iba, pwedeng wala. Kasi sobrang lungkot at sobrang down ng emotions, ng energy na nakukuha natin sa'yo. Okay, so who is this person that you're dealing with? Sino itong kakonek mo? Okay, we do have here the Ace of Swords, the Ace of Pentacles, and then the Page of Cups. Bottom of the deck is the Hierophant. Okay. Alam mo, hindi ko alam kung ba't ka nalulungkot dito sa person na ito. Pero sa nakikita natin, itong person na ito ay marami namang bagong nangyayari sa kanya. Kumbaga kung ikaw ay malungkot, itong person makabaliktaran. Okay na okay siya ngayon. With the Page of Cups, I feel like this person loves you. Mahal ka nitong person na ito. Kaya lang maaaring mas pinili niya na lang na huwag munang ibigay itong pagmamahal na ito sa'yo. Or kung ibinigay man niya ito sa'yo, possible na with the Hierophant, hindi naging maganda yung dating o balik sa kanya nung pagmamahal na ibinigay ng person na ito. Pero sa ngayon, ikaw yung nalulungkot, ikaw yung nasasaktan. Ikaw yung nag-iisip ng hindi pwede. Okay? Alamin natin what happened in the past. Anong meron sa past connection mo with your person for our fire sign. In the past, we do have here the Four of Swords. Sobrang nalulungkot yung person mo in the past. And I don't know, pwedeng may third party na involved dito sa connection nyo. Pwedeng may marriage na involved with the Four of Swords. And in the past, possible na mas nag-concentrate yung isa sa inyo sa stability, sa money. Ayan, sa mga problema with the Queen of Swords. Ayan, and may kinot off eh, which is possible na connection. Ang daming pagbabago nangyari in the past with the King of Cups. Nakikita natin na in the past yung person na ito gustong mag-offer ng love sa'yo, gustong ibigay yung pagmamahal na yan. Or kung if this is an ex, gusto ng pakikipagbalikan itong person na ito. And gusto niya ng pagbabago with the Wheel of Fortune. Okay? Kaya lang with the Four of Swords, possible na pinag-isipan mo itong mabuti and maaaring hindi mo tinanggap itong offer ng person na ito. Pero hindi para sa lahat yun. May offer dito na hindi tinanggap. So, ano nangyayari ngayon sa present moment para sa you and your person? We do have here the Magician. Ayan, ito yung nagdudulot ng lungkot sa you in the present moment. Oh. Gustong-gusto mo yung person na ito. Gusto mo magkaroon ng communication, connection sa inyong dalawa. Gusto mo mag-message sa kanya. Kaya lang hindi ka nagiging totoo sa sarili mo or hindi ka nagiging totoo sa connection ninyong dalawa nitong person na ito. Kasi with the Strength card, nakikita natin yung pagmamatigas mo dito. Miss mo yung person mo pero nagmamatigas ka. And with the Ten of Pentacles, yung person mo, maganda yung sinasabi sa kanya kasi pagdating sa kanya, okay ang kanyang finances. Meron pwedeng siyang ito na may tinutulungan or nagbibigay ng tulong sa ibang tao. And then sa nakikita natin, I feel like hindi ka nagiging truthful sa sarili mo kasi ayan yung nakakapagpalungkot sa iyo eh. Yung the more na itinatago mo o nililihim mo kung ano yung nararamdaman mo sa person mo, the more na nalulungkot ka, the more na nasasaktan ka.
Gusto mo may pag-usap or magkaroon ng komunikasyon sa inyong dalawa. Kaya lang wala kang ginagawang pagbabago dito or something na movement dito, mas nakikita ko pa sa'yo yung nangingibabaw yung emotions mo ngayon. Okay? So, yeah. Tell me more about the present moment. Present moment, please. Okay, present moment, we do have the Eight of Pentacles, bottom of the deck, the Knight of Wands, and then the Queen of Swords. Ayan, there's a strong desire na nakukuha natin sa'yo. Gustong-gustong-gustong-gustong mo tong person na ito. Pero at the same time with the Queen of Swords, maaaring pinipili mong i-cut off siya or wag siyang pansinin or wag ituloy kung ano man ang meron sa inyo. Nagfo-focus ka sa iyong money, finances, career. Ganon din yung person mo. And may paglayo talaga na ginagawa dito. Pwedeng ikaw or yung person mo. Okay, so what will happen in the near future for the both of you? Hindi ko to kinuha yung ano, masyadong marami yung cards na bumaliktad. We do have here the Five of Pentacles, the World. Ayan. For some of you, you might be dealing with the soulmate. In the near future, nakikita natin yung pagmamahal. Maaaring meron kang mga planuhin na something na gagawin regarding your person. Yun na yung nakikita natin actions mo in the near future, pagpaplano. Pero wala pa rin yung actions. With the Seven of Cups, nakakita tayo dito ng mga options. Pero more on material na bagay ito eh. Possible na meron ka mga gustong bilhin, gustong ma-achieve, gustong makuha. And I feel like pwedeng magkaroon ka ng options in the near future sa love din. Pero nakikita natin, hindi undecided ka kasi ang gusto mo talaga makuha is yung person na ito. Kaya lang with the Five of Pentacles, hindi mo naman nakikitang welcome ka sa kanya. Or hindi mo alam kung, I don't know, but for some of you, pwedeng yung thinking ng mga tao sa paligid ng person mo, iniisip mo rin. Like, paano ko tatanggapin itong person na ito or paano magkakaroon ng pagsasama sa amin dalawa? Gayong yung mga tao sa paligid namin, ganito, ganyan. Meron kang iniisip regarding doon sa mga tao sa paligid ninyo. And yun yung nakikita natin sa future. So with the World, nakikita natin, sinasarado mo yung sarili mo sa person. Gusto mo siya. No doubt, gusto mo tong person na ito. Nasasaktan ka kasi gusto mo siya, mahal mo siya. Okay? Pero hindi mo magawang may open ang sarili mo sa kanya. Gusto mo siyang piliin. Gusto mo siyang mahalin. Kaya lang ang problema, but I can see plans. Pagpaplano mula sa'yo. Ano yung mga plano na yon? We do have here the Nine of Swords. And then the Queen of Cups. Bottom of the deck is the Seven of Swords. I don't know kung ito ay pagpaplano mula sa'yo. Yung iba sa inyo, pagpaplano sa person mo, gusto mong planuhin niya yung pag-alis doon sa, I don't know, if you're dealing with someone in a relationship. Kasi pwedeng ganon. And then, ang nakikita natin is that in the near future, gusto mong magkaroon ng pag-alis dun sa other person. Pero kailangan pagplanuhin mabuti ito. Okay? Gusto lang. Kung maaaring kung siya yung kailangan umalis sa sitwasyon, ikaw ito na sana planuhin niya na, sana umalis na siya, sana ganito. I don't know, you're manifesting this person. Minamanifest mo siya. Ay nga lang, gusto mo maayos na paraan. Maayos na relasyon, maayos na connection. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines. I love you all guys again and bye-bye.